at sang bangin ang Panginoong putihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay ka lang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay nagpuni at inirang kawang iningatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhan na masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligaya na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nang wala nang makain ang mamamayan, ang mga taga-Ehipto ay dumaing sa Paraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Lumaganap ang tagutom sa buong bansa
Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang taggutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa, kaya't ang mga mamamayan nila'y pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. At lumakad ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto upang bumili ng pagkain. Laganap na ang taggutom sa buong Kanaan. Si Jose bilang gobernador ng Ehipto ang nagbibili ng pagkain sa mga tao. Kaya sa kanya pumupunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit na mga ito, sila yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. Tatlong araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng ikatlong araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Ang sabi ninyo'y tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba'y magdala na ng pagkaing binili ninyo para sa inyong sambahayan. Ngunit bumalik kayo agad na dala ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo maaano." Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos, ang wika nila sa isa't isa, "Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan. Iyan na nga ba ang sinasabi ko, wika ni Ruben. Nagsusumamo ako sa inyong huwag saktan ang bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan." Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan, sapagkat gumagamit pa ito ng interprete kung humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi niya mapigil ang pag-iyak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala, sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Oh,
ang Diyos ay maghari na. Taligdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihan na magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simong Makabayan, at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa pamamagitan po ng ating ebanghelyo ngayong umaga, ibig lamang ipaalaala sa atin ng ating Panginoong Jesus na sa kasalukuyan tayong mga Katoliko ay mga alagad ng ating Panginoong Jesus.
At bilang mga alagad niya, ang tungkulin natin, katulad ng tungkulin ng mga apostol, ipalaganap natin ang mabuting balita ng Panginoon. Lagi tayong maglingkod sa lahat ng tao. At sikapin natin pagbalik loobin sa ating Panginoon ang mga Kristiyano na napapalayo sa Panginoon. Sikapin natin magbalik loob sila sa ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamakal kong mga kapatid, bilang bayang tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipahayag ang mabuting balita ng kaharian, itaas natin sa Ama ang ating mga pangangailangan. Siya na patuloy na nagmamalasakit sa atin. Ang ating tugon, Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Iyong mga tinawag sa simbahan, upang mamuno sa sambayanan ng Diyos, naway maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Hesukristo sa amang bahagi ng daigdig. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga naghahangad na makita ang Diyos, naway makatagpo ng kaliwanagan ng diwa at makatugon ng buong puso sa paanyaya ng Diyos na makapiling siya. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga kabataan naway makilala ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit naway makatanggap ng kasiyahan at kalakasan mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Makalangit na Ama, sa iyong pagtawag sa amin sa pang-araw-araw naming buhay, hayaan mo na bigyan kami ng iyong Espiritu nang lakas upang bigkasin ang mga katagang Panginoon, narito ako, nakahandang sundin ang kalooban mo. Hinikiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Nagtutulot ng buhay at
tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag na bigay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pag-aakin namin sa iyong galan ay siya nawang sa amin ay dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kaganda kang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa kagad mo na siya ay iwasong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog.
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesus Christ ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng kanyang katuwang na Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay.
Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapasayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mo na laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para
pagsalukan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Strong.